kilikili ka agad. Hawakan mo yan. Kailangan pantay din yan. So, kailangan mong masanay na may quality yung gawa mo para mas maganda tingnan. No? Kapag So, hello guys and good morning. Welcome back sa aking YouTube channel and this is Sotik. So, for today's video ay nag-comment sa akin si Jennifer Pabustan na paano daw yung tamang handling kapag nagsa-side loss ng t-shirt. Ayan. So, siguro, ang naisip ko kasi si Jennifer Pabustan ay isang bagong sewer, no? Bagong mananahe. Ayan. So, nag-aaral pa lang. So, nagtatanong siya kung paano ang tamang pag-sightless ng t-shirt. Kasi yung pag-sightless guys, medyo mahirap siya kapag first time mo pa lang kapag nananahe ka. Ituturo ko sa iyo, Jennifer Pabustan, yung tamang paghawak ng pag-sightless, no? Ng t-shirt sa aging. Kasi panoorin mo itong video ito, sana makatulong ito guys. At sa mga baguhan pa lang, ayan, may tips din ako sa inyo. Ayan, ito na yung ating portrait aging, ayan, aging sewing machine. So, portraits ang tawag din nila dito, no? So, sa mga baguhan pa lang sa pananahe. So, ito yung tips ko, no? So, kung first time nyo pa lang mag-side close, ayan. So, medyo mahirap din kasi ito kasi kailangan yung side close nyo guys pantay. Kailangan pantay ito. Hindi pwedeng paliko-liko yung kumaga dito mataas, dito may kurba. So, kailangan pantay ito guys yung pag-side close. Okay, so ito na. Ito na yung tips ko. No? Una, kailangan pagpantayin mo yung dalawang dulo. Ano? Magkabilang gilid. So, kailangan pantayin mo yan. Tsaka yung kilikili. Ito yung kilikili. Kasi, ito yung armhole natin. Ayan, armhole. Ayan, ito armhole natin. Then, ito yung kilikili. So, kailangan mo pantayin yan. Una, pantayin mo kaagad yan. Ayan. Magpantay. Angat mo yung pata. Siyempre, ano. Tapos tahi. Ngayon, ito. Di ba, pantay na yan. Huwag mo muna ang bitawan yan. Antayin mo siya makarating sa dulo. Ayan. Ipitin mo ng isang daliri ito. Pantay. Tsaka huwag mong pakainan. Yung gilid ng tela, kailangan pantay din itong dalawa na to. Kailangan pantay. Itong dalawang gilid. Dalawang gilid ng tela, kailangan pantay ito doon sa blade, no? Ito yung blade natin, kailangan pantay lang yan. Hindi pwedeng ang gawi mo dito sa may blade. Dapat laging paiwas sa blade yung tela, ang gilid ng aging, kumbaga gilid ng damit, no? So ganito. Ayan. Ako kasi, ang ginagawa ko, kinukuha ko kagad yung dulo. Itong dulo ng damit. Ayan. Tapos, pinapantay ko na siya. Yung, ang hawak niyan, ang hawak nito, yung kaliwa kong kamay, ito yung nakahawak sa dulo. Tapos, yung itong kanan ko, ito yung nakaalalay. Kasi may mga tela na lumulukot yung gitna, 'di ba? Lumulukot siya, 'di ba? Ngayon, kailangan mo hawakan ito. Ito yung maghahawak, ito yung magpapantay doon sa gilid ng tela para hindi gumiwang or hindi kumbaga para maging tuwid yung tahi sa aging, sa side close, no? Sa kapag mag-side close ka, tuwid. Kasi ganito, naka-steady lang itong kamay ko dito habang tumatakbo yung aging, habang pinapatakbo mo. Ayan, no? So, nakahawak pa itong kaliwa kong kamay sa dulo,
pantay yan guys, pantay. Tapos yung kanan ko andito sa gilid. Ayan. Siya yung magpapantay. Kumbaga pag pinaandar mo na to, kailangan naka-steady lang yung kamay mo. Ayan. Dandahan lang hanggang sa masanay mo yan. Kasi yung technique naman, kapag nakuha mo na tong technique na to, magiging mabilis ka rin. Sa una na talaga, mabagal siya tingnan, pero bibilis din yan kapag nasanay ka na. No? Tapos, ganyan, di ba? So, huwag mo munang bitawan yan. Antayin mo siya, makarating doon sa sapata, saka mo siya bitawan. Diba? Ano na? Kumaga, kasi kailangan pantay ito guys kapag nag-sightless kayo. Hindi yung dito liliko, dito hindi, liliko. Ganon. So, hindi pwede. Kailangan pantay yan. So, yun lang yung mga tips ko. Yan, tungkol sa mga first time, mga first time na mananahe. So, sana nakatulong itong video ito kay Jennifer Pabustan. Ayan. So, maraming salamat sa pag-comment nyo sa aking video. At kung may tanong pa kayo guys, no, tungkol sa sewing machine at sewing tutorial, yung maraming tanong, kumaga hindi nyo pa alam, lalong-lalo sa mga first time pa lang, no. So, ang gawin nyo guys, please subscribe ang aking YouTube channel. Then, i-click nyo na rin yung notification bell, no? At para updated kayo sa mga bago kong videos. Kahit mga simpleng problema guys, malaking bagay na yan sa aking channel kapag nag-comment kayo at nagawa natin ng video. So, may mga ilan na akong natulungan. Ayan. So, sa videong ito at nagpapasalamat sila. So, maraming salamat guys. At andyan pa rin kayo, no. Shout out ko lang si Jennifer Pabustan na nag-comment sa akin. Maraming salamat sa iyo. Ayan. At sa mga gusto pang matuto kung paano manahe, no, mag-comment lang kayo guys. Sa mga first time na mananahe, ayan. Welcome kayo sa aking YouTube channel. So yun lang guys, ang aking may share sa video ito at maraming salamat. At shout out sa mga subscriber ko andyan. So andyan pa rin kayo at maraming salamat talaga. At hindi kayo nagsasawa sa mga videos ko, ayan, tungkol sa sewing machine at sa sewing tutorial ng aking channel. So please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. At bago tayo magtapos, mag-ingat po tayo palagi at syempre, mas mahalaga, ingatan yung ating kalusugan. Bye-bye!